PMI, MX3 has once again been recognized globally for quality and excellence. The World Quality Leadership Award in Madrid, Spain, the Glory Trophy in the Biz Americas USA, and the World Biz Excellence Award in Malaysia. The company envisions to be a global leader in natural food supplement. We believe in excellence for God's glory. Maraming salamat po mula sa MX3. Tunay, natural at original. Together, that's the way it should be. Say you, say me, say it together. That's the way it should be. Ulitin mo lang, same lyrics. Say you, say me. Say it together. That's the way it should be. Ulit lang. Say you. Ano, galit na kayo. Say me. Say it together. That's the way it should be. Oh, alam niyo na, you know the drill. One more time. Say you. Good evening, mga bangga. Good evening. Woohoo! Good evening sa ating lahat. Ha? Good evening sa inyo. Good evening sa akin. Good evening sa ating lahat. Ha? Good evening. Ha? Unang araw ng MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Papangga at, in most parts, naniniwala ako na, na medyo gamay na ng tao yung drill when it comes to lockdown. Ano, hepe, no? Medyo alam na eh. Kanina, I was watching the news, maraming mga naharang, pero hindi na ganun kainit ang ulo. Kaya intindihan, wala talaga eh. Okay, uuwi na lang, ganun, no? Hindi na ganun kainit ang ulo, no? So, sana matapos na talaga to, no? Oo, pero alam mo, hepe talaga, naku talaga. Ayaw pa rin talaga, isuko yung, ano, yung plastic barrier na yan. Ha? Kanina may nakita ako, dalawang pulis, mag-jowa. Babae, pulis din, naka-uniform ng pulis. Yung lalaki, pulis din yata. Oo, napapailing na lang ako. Ano kayo iniisip ng dalawang pulis na to, no? Oo, kasi pag ikaw yung pulis sa checkpoint, at pinatutupad mo yan, di ba? Wala kang ibang choice kundi patupad yan. Pero pag ikaw yung police na rider ka rin, karamihan ng police rider, naiintindihan mo yung karamihan ng mga netizens na nagsasabing, wala talagang point yan. Wala. Ay, nakaw. Ay, bigla ko, alam mo, nako, hepe, bigla ko tuloy na idol si Senator Bong Revilla. May statement siya, di ba? Kita mo ba? Siya yung very vocal and very open. Sinasabi niyang, huwag nang ano, madali naman kami kung nagkamali eh. I'm all for ano mga pangga, MECQ, if the government sees, if the government thinks, if the government assessments is
that we need MECQ, di ba, to lift a little bit of burden sa ating mga sa strain ng ating mga health workers. I think we have to do that as a country. Kailangan makisama tayo. Di ba? We have to. Oh, mga pangga. Oh, we have to. Pero yung, naku talaga, hindi ko talaga mag-gets kung hindi nagbabasa ng concern ng mga netizens na riders, 'di ba? Yung nagpanukala niyan. 'Di ba? Oh, yung ang nagpropose ng design na 'yan eh sa probinsya niya, 'di ba? Kinansel na. Sabi niya na tuloy pa rin, apusa. Wala lang. Wala lang. Nasabi-sabi ko lang. At may drum roll. Uy, nako, hepe ha, isang nga pala, sa ngalan na aking mga kapilingan sa aming himpilan, o, gabi-gabi, natulang kami dito, ang aking alaga at panggusali, si Daddy Flor, at syempre, ang aking kasamang si, sa ating silid pang teknikal, si Hepe. Ha, oo, Hepe, kumuha ka na ng kulat para maaga akong makauwi, ha. Mga 10:30 lang, wala na tayo, magpapahinga na tayong dalawa. Joke lang, ha. Baka nakikinig si Ma'am Becca, ano? Ah, talaga ba? Under time ka pala, ha? Ma'am, joke lang po, ma'am. Oh, ma'am, oh, ma'am. Ah, ma'am, ah, joke lang po, ha? Magandang evening po sa lahat, ha? Andaw? Oh. Ay. 8721-2429, mga pangga. Hello po sa lahat ng mga nakaantabay. Uy, kanina na balita, no? Yung mga nasa health sectors, medical sectors ng ating lipunan, Hepe, meron silang medical advisory na dapat tigilan na ng gobyerno ang pagbibigay at pagrekomenda ng rapid testing. Oo! Oh! Dahil hindi pala sure na kapag nag-negative ka sa rapid test, ay negative ka talaga kasi mas dapat daw, swab test, na mahal. Oh, sana talaga magmura yan para, di ba, mahal eh. Oh, medyo priciness, ha. Pero yun daw yung dahilan, kung feeling ng ibang mga medical experts, na health experts, kung bakit kumalat yung COVID. Kasi, limbawa, Hepe, nagpa-rapid test ka, nag-negative ka. Hindi pala sure yun, Hepe. Hindi sure na negative ka talaga. Pag-rapid test, ayun yung balita kanina eh. Oh, hindi sure. So, ang gagawin mo, uuwi ka na ngayon sa probinsya ninyo kasi negative ka eh. Diba? Pero hindi sure. Nung pala, symptomatic ka. Pwede makakahawa ka ngayon. Pero feeling mo negative ka. Diba, ganun, no? Iyayabang ko pa, oh, pare, negative ako. Pero hindi pala sure yun, no? Oh, so, ewan ko, ang daming nagaganap sa ating lipunan ngayon, ha? Oh. Basta, ha? Oh, may fellow men, countrymen, Romans, lahat tayo, ha? Oh. Lang tayo, let's brace for whatever impact this may cause us. Pero isa lang ang malinaw, sabi ng gobyerno, we can no longer afford a lockdown. Hindi na natin kaya, mga panggay. Ako, naniniwala ko hindi na talaga kaya. Oo, hindi na kaya ng strain na ekonomiya. Oo, mga panggay, no? Hindi na kaya. I think, well, kailangan talaga mag-ingat na lang tayo, ha? Tapos may isang balita kanina, Hepe. Ana, pusang gala talaga. Bilyong-bilyong anomalya sa PhilHealth. Nak, ng pusa. Hindi thousandaire, ha? Hindi millionaire. Billionaire, ha? Meron pang mga tanungan kanina. Meron bang mafia? May sindikato ba sa loob ng PhilHealth? Meron daw. Nagkaturoan pa. Oo. Oh. Ang pinakamalupit na part, Hepe, yung tinuro. Tinuro rin niya nagturo. Nagkaturoan na. Ha? Ah, medyo nakakaano lang. Medyo... Eh, wala lang. Oo. Hindi ko lang mawari ba kung nasaan na naman tayo bilang bansa. Eto na naman tayo, nagkakaturoan na naman. Binabati natin yung mga ano, ha? Wala, nothing in particular, no one in particular, mga pangga. Ako, naniniwala ako na maraming kasang-ayon dito. Ha? Batiin natin, Hepe, na magandang gabi lahat ng mga korap, no? Napakalang pag namatay, madala nila yung pera sa langit, no?
Sa mga kurap po, yung mga nagnanakaw ng buwis namin, 'di ba? Lalo kami, lalo yung mga nagbabayad ng ano ng 'di ba ng diligent ano, taxes na. Sana ho yung mga perang na ano niyo nanakaw niyo sa amin sa bayan natin eh ikabusog niyo ho, 'di ba? Bukas, ilagayin niyo po yung ilang bundle, almusalin niyo. Pagtanghali, oh, gawin niyo ano, chapsuin niyo. Pagdating gabi, embutido, kainin niyo ho, 'di ba? Kainin natin. Kainin natin, no. Nakakaloka. Na, alam mo kanina, Epe, kaya minsan, alam mo, Epe, umiiwas ako sa ano eh, balita. Kasi mababadrip ka eh. Mababadrip ka, oh. Eto pa, sa ibang dako ng balita, andito balita na. Kini ko eh. Habang wala pang tumatawag, tawagin niyo na ako para mag-iba yung topic natin, dalian niyo na. Ha? Merong ano, merong official ng ano ng task force sa Quezon City, shoot to kill daw yung lalabag sa MECQ. Apusang gala. Nung in-interview naman si ano, si Sir, sabi niya nakakapagod na kasi magsawa, hindi naman daw totoo 'yun. Okay, well, ako naniniwala ko nakakapagod talaga maliit, pero mali yung statement, ha. Shoot to kill. Oh. Dapat ang shoot to kill, eh, yung mga kurap eh. 'Di ba? Ha? Ha? Dapat? Ha? Hmm? Hmm? Ha? Dapat! Kawawa naman ang ano, ang mahal kong Pilipinas. Ha? Kawawa naman tayo. Uy, nga pala ha, oh, yung nga mas pamahalang lungsod namin sa Maynila. Taga Maynila po ako, kaya madalas yung marinig sa akin na binibida ko yung aming punong lungsod na nung huli kang magkita, na-realize ko, kamukha ako, magdadayit lang ako ng kaunti. Ha? Yorme, Isko Moreno, ha? Oo. Hindi, kung hindi, kung feeling nyo hindi kamukha, eh, sorry na. Feeling ko lang to, no? Pilingero nga ako. Nagtalaga yung, ano, punong lusod namin, hepe ng, ano, ng tagasaway ng walang mask. Ha, oo. Maglilibot lang, ha, oo. Dahil sabi ng punong lusod namin kanina, saan yung speech, in Manila, mask is a must. Kayo. Nagaya ko yung tono, ha? Oh. Again, Yorme, thank you, ha? Sobrang busy ng Yorme namin, pero natulungan niya tayo kay Sam, di ba? Alam niya naman yun, di ba? Oh. Natulungan niya tayo kay Sam. Yung, alam niya na yung aso, di ba? Oh. Anyways, tawagin niyo na ako, 8721-2429. Babati naman daw si Papang Darcy, ha? Birthday ngayon ng kaibigan niyang engineer, si Engineer Jomar Istuesta ng Mega World. Pakisabi naman, pinababati ko siya. Oy, maligayang kaarawan kay Engineer Istuesta, ha? Sabi ni Papang Darcy Royo. Ang lakas ng birthday mo, ha, Engineer Jomar. Ang lakas. Akala mo pinasara ang ibang bahagi ng Maynila para sa birthday mo, ikaw na. In-MECQ ang Maynila dahil sa'yo. Why? Birthday mo. Di joke lang, ha. Tawag na, dali na mga pangga. 8721-2429. Ayan. Si Papang Ogi. Ayan, Ogi magpantay. Ano yung nakita kong picture mo kanina na parang nahihirapan ka, ha? Ha? Oh. Anong nangyari, ha? Maligayang pakikinig sa inyo mag-asawa, ha? Oh. Mag-kiss nga kayo, dali. Saba nakikinig. May caller tayo. We have Ann ng San Juan. Ann? Hello po. Ann? Hello po. Ay, kamusta ka naman? Okay lang po. Okay lang. An? Po. Ilang taong ka na? 22 po. 22? First time mo tumawag? Opo. Ha? Opo. Parang naiya ka? Pinatabahan lang po. Bakit? Natatakot po ko sa inyo. Sobra ka naman ah. Kahit kailan hindi ko nanigaw ng collar. Kahit kailan naging napakalumanay ko sa lahat. Takot kayo sa akin. Napaka-unfair ninyo sa akin.
20 anos ka, Ann? Opo. Hmm, talaga. Anong ginagawa sa buhay? Ha? Nagkatil. Ano na? Ano, anong ginagawa sa buhay? Standby po sa bahay. Standby. 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 Standby sa luneta. Standby. Bakit? Ba't naka-standby ka bahay? Naka-quarantine po ako maaranig. Ay, Ilocana ka. Binapo. Yakan. O, kanta. Anay, puso. Dali. Una po kung anong makanta. Pag meron kayong lingwa, pag meron kayong dialekto, kailangan may alam kayong kahit anong folk song nyo. Importante yan. Hindi ko to memorize. O, dali. Anay, puso. Anay, anay. O, oh, dali. Oo. Oh. Ang kaibang Ilocano song, hepe, dahil ang Ilocano song, yung vibrato, yung nginig, nasa unahan. Diba yung normal na kanta, ang vibrato, ang nginig, nasa duluhan. Sa Ilocano, nasa unahan. Vibrato muna bago kanta. Oo. Sige. Dati anong ginagawa mo bago mag-lockdown? Nagbabantay po ng bata. Yaya ka? Hindi po. Ano? Pamangkin ka po. Pamangkin. O di yaya ka na pamangkin mo. Ayaw mo na? May sweldo ka ba? Meron po. O di yaya, anak ng pusa. Hindi po. Ano parang ano lang po. Ano? Bayad sila sa tiyaga ako sa pumangkin. Kaya nga, yaya nga! Ayaw po ako ng yaya. Eh, nga yung tama nga! Naging yaya eh. Ayaw mo. Gusto mo alaga ng pamangkin, ganun lang. Opo. Hindi naman po sa ayaw ko ng yaya. Eh, ayaw ko nang nangitariya. Wala naman masama doon? Marangal naman yun. Magkano bayad mo monthly? Hindi po. Kada week po nagbibigay yung kuya ko. Ah, talaga. Magkano binibigay sa'yo? 1K po. Uy, pwede na. 1K a week, hepe. Panalo. Libre, libre kain. Opo, nasa isang bayad lang po kami. Ah. May tanong ako sa'yo. Ilang taon na yung pamangkin mo? 5 years old po. Ilang taon mo nang inaalagaan yan? This quarantine lang po. Ah, yung quarantine lang pala. May mga pagkakataon ba pag kumakain ng Jerry Bear yan, kinakain mo rin? Opo. Ako po naubos. Walang lasa eh, no? Hepe, no? Walang lasa yung ano. Ba't ko ba alam to? Kinain ko rin yung Jerry Bear ni Klong-Klong nung bata eh. Sige na, magkwento ka na. Anong mapaglilingkod ko sa'yo? Nakalimutan ko talaga. Salamat sa pagtawag. Bye! Galing, kwento. Ano po, kukwento ko lang po sa yung kanya. Tungkol dun sa... Ate, ano, lakasan mo? May natutulog po kasi. Ano yung idikit mo sa taas kulungin mo? Hello, ganaon. Ano po? Oh. Tungkol sa ex ko. Saan? Ex. Ah, akala ko eggs. Itlog? Okay, itlog. Eggs. Oh, Tuloy. Mapanakit po kasi siya. Bakit? Paano mapanakit? Ano po? Wait lang. May iyak ako. Ha? May iyak ako. Ba't naiyak ka? Ano po kasi... Parang nidoko niya po ako. Eh, huwag tayo sa gawa-gawang kwento, ha? Yung talagang kwento. Kasi pag, pag nag-umbisa ka sa salitang parang niloko niya ako, hindi yan totoong kwento. Bakit parang? Niloko ka ba o hindi? Niloko po. Eh, ano yung parang? Kinakabahan niya po ako. Kinakabahan? Ano ka ba? Wow. Game. Ano po? Nahuli ko po kasi yung ex-boyfriend ko na nakikipaglampungan sa best friend niya. Oh. Tapos po... Saan mo nahuli? Sa bahay po nila. Yung best friend niya ay lalaki, no? Babae po. Ah, babae. Yun po sa bakla. Ha? Yun po sa bakla. Ah, teka, nakanta ba yung presidente namin, si Press Alex?
Pres, nagmotor ako kanina. Ay, hindi ko kayo nakita daan. At tutuloy, nagpunta ka sa bahay nila, naabutan mo, naglalampungan sila. Opo. Oo. Sa mabahay ng ex, ng, ano mo, ng ex mo. Po? Hindi mo ba ako narinig? Chappy po kasi. Hindi ako chappy, huwag kang gumawa ang kwento. Hindi ako chappy. Dito po sa amin. Ay, oo. Oh, tinan mo, narinig ako, tas chappy ako kanina. Saan ang bahay ng ex mo? Sa may ano po, sa may Mandaluyong. Saan street sa Mandaluyong? Malapit po kay Ate Cara. Saan doon? Sa may ano po. Ano po kasi street nila? Kinalimutan ko na siya. Ay, bakit natin pinag-usapan? Yung ano, doon nataka eh. Eh, di ba ex mo to? Bakit natin pinag-usapan ngayong gabi? Anong dahilan? Gusto ko lang po siyang i-ano. Eh? Ano na? Gusto ko na lang po kasi i-share. Ano ka? Ate, pahina ka naman ng pahina? Sa may ano po sila? Kanta na lang tayo na Locano song. Sa mga, o yan mo na, o. Kailan mo, gaano katagal na kayo mag-jawa nung pinuntahan mo sa kanila? Ano na po? 2 years. Kailan kayo naging, anong taon naging kayo? 2016 po. 2016. Anong taong kayo nag-iwalay? Last ano lang po, December. Ah, oh, hindi kayo 2 years, di ba? 4 years kayo. Niloloko mo ako, no? Hindi po, last December 2018. Sus, bigla kang humabol ng 2018. Kasi po 2016 naging kami. Ah. 2018. Nung nahuli ko po sila. Ah. Tapos nag-comeback po kami. Nag-hayo? Parang pelikula. Artista ang dating comeback. Pao. Eh, mabalik po tayo dun sa tanong. Sa Jacinto Street po pala sila. Yun po. Sige. Tapos, ang dahilan niya lang po, lasing siya. Hindi. Kaya ikuwento mo sa akin, paano mo nahuli to? Papunta ka December doon, 2018, tama? Opo. Anong oras? Opo. Anong oras? Tanghali po yun sa pagkakaalala ko. Hey! Hindi ka sure kung tanghali o gabi? Alam mo ba sa korte, ate, isa yan sa pinakamadaling tandaan, yung ano, yung time of day, kung gabi, maliwanag o madilim. Ang hali po kasi pagkatapos po ng program namin yun, yung pumunta ko sa house nila. Anong program? Christmas party po. Tanghali? Meron nag-Christmas party ng tanghali? Umaga po, kasi hindi po kami pinayagan ng gabi. Sino hindi pumayag ng gabi? Ano po kasi yun sa bahay ng mga pinsan namin, nagkita-kita po kami, hindi kami pinayagan mag-party ng gabi kasi daw po baka may papuntahin kami yung mga lalaki. Sa bahay ng mga pinsan mo, nag-party kayo ng umaga? Opo, tapos tinawag ko dito. Anong oras sa umaga kayo nag-party? Nagsimula po kami ng 9 a.m. Wala naman pong inuman, yung parang kainan lang, ganun. Nag-party kayo? Hindi pa bukas, palengke nun, hepe ah. Paano kayo bumili ng kakainin ninyo? Saan kayo bumili ng pagka ng ihahandaan ninyo, 9 a.m? Dati na po kami bumili. Nga, nag-party kayo ng 9 a.m? Opo. Napakaaga naman ang partyhan ninyo dyan. Saan kayo, saan ginanap yung party? Sa bahay nga po ng pinsan. Sa isang lugar? Dito lang din po, magkakapitbahay po kami. Sa? So, sa may ano po. Saan? Sa may sinuman din po pero malayo dito ng 3 kanto. Saan? Sa may? Ibig sabihin, kamag-anak kayo, magkakapitbahay kayo, pinag-party kayo ng umaga kasi may papupuntahin kayong iba, baka mapuntahin kayong ibang lalaki. Tama? Okay. Kaya umaga, yung tanging dahilan kung bakit di kayo pinayag mag-party ng ibang oras, kailangan umaga kasi baka mapuntahin kayong lalaki. Pero magkakamit-bahay lang kayo magkakamag-anak. Ang gulo nyo naman. Hindi po. 3 kanto po. So, ang tanging dahilan kung bakit... May ganap din po kasi paggabi. Ay, sa gabi. May ganap din po kami nung gabi. Ano? Ang dami nyo naman budget! Anong ganap sa gabi? Ano po? Sorry po din yung tita ko. Tita mo at saka sino?
Yung asawa niya po. Ay, ay sa bagay. Pangit mag-anniversary na mag-isa. So, iba yung ganap na mga ninyo? Iba yung ganap paggabi? Opo. Bakit? Parang nagsabay po kasi siya. Parang? Hindi siya nagsabay po siya. Ah, ba't di niya mapanag-isa? Ba't may umaga pa? Eh, hindi ko rin po alam sa kanila mag-usir eh. Anong handa niyo nun? Po? Anong handa? Ang dami po. Example naman, parang maingkip naman si Hepe. Hepe, kumain ka na ba, Hepe? Kumain na. Eh, tumin natin, anong mahanda doon? Dali. Mga pasta po. Anong klaseng pasta? Carbonara. Carbonara? Oko, sarap yan, o. Oh. Ano pa? Ano na? Cake. Ano na? Dito marinig, ano yan? Cake po. Cake. Carbonara cake. Ano pa? Ano, liyempo ba yun? May liyempo ata doon? Oo, liyempo. Naku, may liyempo doon. Ano na? Ang tagal na nga po kasi hindi ko po maalala yung iba. Hindi, nagtataka lang ako, Hepe, may carbonara. Di ba? 9 a.m. kayo nag-party. May carbonara. Anong oras ka nag-umusta magluto? Alas 7. May cake. Hindi ko po alam sa kanila kasi pumunta na lang po kami doon, luto na lahat. May luto na ng alas 9 na umaga? Hindi po, yung iba po luto na, pero yung carbonara, hindi po yung 9 a.m. na kain. Ay, anong oras? Yan po yung sa gabi. Hindi, yung sa umaga, tinatanong ko, hindi mo imbitado sa gabi. Yung sa umaga po ba? Mamaya pa tayo pupunta ng gabi. Mamaya, para dalawang kain ang gawin natin ngayon. Oh, dumulot na sa umaga. Yun nga po, nakain din ng cake. Cake? Saan kayo bumili ng cake na alas 7 ng umaga? Binili nga po nila ng gabi, nirest na lang daw po nila. Binili ng gabi yung cake para kainin bukas? Opo. Ay, malupit. Malupit yun, ha? Alam mo, Hepe, hindi ba ako nakakita niyan? Yung bibili ka ng cake a day before? Iba kayo, alam mo, ang galing nyo talaga mag-anak kayo, ha? Ano nakalagay sa cake? Po? Ano nakalagay sa cake? Wala po, di po nila nilagyan ang dedication. Kaantihan daw po yun. Walang nakalagay na ano? An, welcome. Walang ganon, an. Mahuhuli mo ang Diyo, mamaya may kalampungan. Walang ganon? Sana nga po may ganon para na ano ko agad eh. Ah, oh sige. So, cake sa umaga, ano pa? Yun po, diretso na po kasi tanghalian noon. Hindi, may cake nga ng 9 a.m. nga. Alam mo yung importante rito yung mga details. O cake. O alas 9 na umaga may cake. Hindi binili kagabi. Ano pa? Ano po? Ano yung lechon liempo? Lechon liempo? Lechon liempo? Ha? Naku, hindi ko po alam kung saan nila kinuha yun. Hindi mo tinanong? Hindi ka nagulat? 9 a.m. nakabili kayo ng liempo? Ang aga na magbukas ng bugoys niyan. Hindi ka nagtaka? Ganun nga po, sila kalupit. Ang lalupit na ka mag-anak. Alam mo, Ann, gusto kita maging kamag-anak, Ann. Maging magkamag-anak tayo para makilala na kita. Pwede naman po. Ah, sige. Lechon liempo. Ngayon ko lang nakita, Hepe, ha? Lechon tsaka liempo in one. Ako siguro, ang sarap niya pag kinahin mo, Hepe, kung di ako makakain yan, eh. Ano pa? Cake, lechon liempo. Pansit ba yun? Oo, hindi ka pa rin sure kung pansit yun. Baka naman, hindi. Baka naman natin morcon yun pero mukhang pansit. Ano ba? Basta po more on ano siya, pasta, tapos cake. Oo. Oh. Yung maaalala ko. Oo. Oh. So diretso lunch na. Nahin ka dumating, nandun na yung mga handa, tulog pa kayo kumain. Ano ko? Nahin ka dumating, tulog pa kayo kumain. Kasi mo, diretso lunch eh. Oo po. Kumbaga. Kami dumating kasi late ako nagising. Ano na, 8 ka gumising, 9 ka nandun. Kasi tatlong kanto lang, di ba? Hindi po. Mga 11 po kami pinapunta doon. Ah, mga 11. Opo. Hindi po kami sumusunod sa usapan. Ah. Oh, tapos? Yeah. Mag-share po ba ako o pagkain o usapan natin? Hindi, gusto ko nga. Alam mo, ito naman, nagugutom ako eh. Di ba? O ngayon, alam mo, may kinalaman to ha. Kasi dito, pagkatapos nung kinakain nyo dito, pumunta ka sa Mandaluyong para puntahan Diyo mo, tama? Opo. O, yun yung nahuli mo. Tinawa, hindi ako, magkakadugtong to, ano? O, anong oras ka natapos kumain?
ano po, mga 1. Naku, 1. Naputol. Naputol. Hoy, hindi ko binaba ah. Inaalam ko lang mga pangga. Oo. Nagugulat lang ako dun sa idea na 2 years ago, yung December lang sila nag-break. Tapos sabi ko, di apat na taon na. Hindi po lang, December 2018. Ganun. Hey, 7212429. Hindi ko binaba, naputol po yung tawag. Ay, nako. Nako, nako. Say you, say me, say it together, that's the way it should be. Kanta tayo. Say you, say me, say it together, naturally. Tawag, dali. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park, playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, my voice are crying out. I'll show you. Ha? Oh, kanta tayo. Tawag na, parang di ako kumanta. Say you, say me, say it together, that's the way it should be. Ay, tawag na ha. Tawag na. Mark Ventamilo, nakanta ba yun? Call me, dali, oh. You call me from the room in your hotel. Alam niyo kantang yan? Awful romance for someone that you met, and telling me how sorry you are leaving so soon. And then you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? Ito matawag eh. You have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. Someday I might. Ay, tumawag ah. Find my. Ay, grabe naman tong si Aling Rosario. Ang matanda yung kanta yan ni Pipi. Ay, sus ko naman talaga. Parang nakakasakit ka sa mga matanda. Bata-bata ko pa, te. Sabi nila yun, obvious na gumagawa lang ng story yung color kanya. Eh, wala ako sinabi ha. Nagtatanong lang ako ha. Oo. Call me, Dalina. Oo. Tawag na, tawag na. Tawag na. Si Arvin Navarra. Dumudrama ka pa oh. Ano daw? Nabasa mo yan, Pops. Ano daw? Ha? Hindi ah. Sabi ni Maricel Ramirez, ang nag-iisang pinakamasayang istasyon ng radyo, Energy FM, thank you. Ano daw? At pagtanggal ng pagod na, ah, sa pagpapangit, pagtanggal ng pagod namin, OFW from Jihad, sabi ni Maricel Ramirez. Aww! Eight seven two one two four two nine eight seven two one
2429. Maligayang pakikinig. Oh. I'll show you. Nakasimangot ka na lang palagi. Oh, nag-next song na ako. Ayaw niyo pa rin tumawag. Parang ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Pag mukha mo'y di maipintang, nakalimutan mo na bang tumawa? Eh, sumasayad na ang... Anong sumasayad? Sa lupa, muso. 8721-2429. Ang pogi mo sa cup mo, ha? Sabi ni Isabel. Tigilan niyo nga ako. Bigay lang. Salamat sa nagbigay. Baka nanonood ka. Alimutan ko na si Sir galing Japan dati tayo. Nandirito kami ang barkadang tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa kami. Kasama mo. Mo. Iyon yung baka mo. Napuputol yung calls natin. O sige, tawag dali. Oh, 8721-2429. Pabati naman, Amara Bliss, Crescent, Lucila Garcia, Mary Rose, Salvador, and Kitchleen May Lim. Sabi ni Roan Sanyel, maligayang pakikinig po. Keith Ricote, mabati po. So, hello po. Lea Secretaria, maligayang pakikinig. Ano daw? Ay, kanina manig-PM sa akin. Buti na lang yung way back nito ay 2018, kaya babasahin ko to. Papa Jackson, I just wanted to know that you've become my inspiration since elementary days. Naku, may ganun po. And now I'm facing life with the real world environment. I've already finished my major degree way back 2018. Ayun pala yung way back niya. Akala ko naman yun. Ayan. Thanks for being part of those memories. I've always listened to you and your program. Just so you know that I'm a fan, may the good Lord bless and always keep you and your loved ones. Amen. Sabi ni JP Barnuevo. Oy JP, ha, maraming salamat. I appreciate na dalawa yung ganyan na ano na nag-PPM sa akin kanina today. Si ano pa si si Miss Shirley Galangge, di ko alam kung tama ba kabasa ko. Sabi niya, "Hi, I'm a public teacher from Navotas. I'm always free for you." And daw every time na nanonood ako ng live mo o nakikinig ng advice mo, natutuwa ako kasi you're a great man. May great man pa. And you're talented. Kanina habang nagpapahing ako galing construction, nag-reply ako ng appreciate. I appreciate mga pangga. Okay, bahala kayo ha. Yung tumawag, babasa pa ako ng mga nakakalaking ulo ng mga tao. Hello? Hello? Umuulan po ba dyan? Ay, hindi po yata. Ay, ano yung malakas ang tunog? Ay, tunog po? Oh, parang may ulan, no? Pero malakas naman, kere lang yan. Si Mami Rosa, no? Opo. Rosa ng? Antipolo po. Antipolo. Rosa ng Antipolo. Yes, sir. Huwag mo kong tawagin, sir. Papa Jackson lang po. Ay, Papa Jackson. Good evening po. Kumain na po kayo ng dinner? Opo. Anong ulam mo kanina? Munggo po. O bakit? Hindi pa Friday, ah. Baka tira yan ng Friday. Masarap. Napaaga. Masarap ang munggo pag nalamigan na, no? Hepe, no? Yung malapot-lapot na. Alam mo yung gusto ko sa munggo? Yung parang ano? Yung parang lamig na galing ref. Masarap nun. Papainit pa po yun. Ako hindi. Gusto ko yung malamig. Ah, gusto ko yung malamig. Gusto ko yung malamig. Munggo. Tapos merong ano yan, patola, dahon na ano, bulaklak ng kalabasa, talong, tapos may sotanghon. Oh, sarap nun. Malunggay lang po linalagay ko. Tapos eh. Malunggay, tapos may tokwa. Dahon ng ampalaya. Ay, yan lang mo sa lahat ng gulay na hindi kumakain. Alin po? Dahon ng ampalaya. Sa lahat ng gulay. Ay, okay lang po sa akin. Pero yung bunga ampalaya, yun o ang hindi kumakain. Doon naman ako magaling kumain ng anaw. Mahilig ako doon sa bunga ng ampalaya.
Baliktad. Baliktad tayo. Oo. Alam mo ba, Mami Rosa, trivia, ang ampalaya lang, ang isa sa ilang gulay na pwede mong itanim all year round? Opo. Hmm. Kahit anong buwan na tumutubo yan. Kaya nang wala po kaming lupa eh. Hey, ganun ang talaga. Ang paan lang po. Hmm. Pwede naman sa pasok, Mami, kaya lang hassle, no? Huwag na lang, bili ka lang sa palengke. Sorry, Mami, ha. Medyo ganito ako mag-isip eh. Okay lang po. May anak ka na po? May isa po. Hmm, talaga? Asa, ilang taon na anak mo? 25 po. 25 na. Saan si Mr.? Nasa trabaho po. Hmm. Ano po work ni Mr.? Sa security guard po. Ba't ka napatawag, Mami? Ito nga po, medyo problema ko po siya eh. Sino? Asawa ko. Oh, bakit po? Since nag-lockdown, parang na-lockdown na rin sa trabaho. Kailan po siya huling umuwi? Itong ano po, August 1 yata eh. August 1? O di ka kauwi lang niya? Oh. Twice a month na lang siya umuwi. Baka po kasi nahihirapan siya mag-commute. Pumili nga ako ng bisikleta para makauwi ng twice a month. Mm. Pero kahit nung may sasakyan na, hindi pa rin umuwi ng regular. Mm. Ano? Gusto niya na doon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi, baka po kasi, mahirap po talaga ang ano ngayon. Ang transportation. Kailangan mo intindihin. Kung wala naman siyang ginagawa masama, at, di ba, bakit di ba, may feeling mo ba may ginagawa siyang masama? Eh, o namimiss mo lang? Dati ho, may nagtatext sa akin na yan, oh. First love niya raw, tapos... Ba't ikaw tinitext? Ikaw ba yung first love? Yun ang nagtext sa akin. Oh. First love niya raw yung asawa ko. Ba't ka tinext? Saan niya nakuha number mo? Yung nga ho, nagtataka nga ako bakit niya nakuha. Teka, Mami, kailan nangyari to? Ano po, 2019 pa, siguro mga... Pero nasolve niya na yung issue na yan? August. Sabi niya naman wala daw. Hindi, Mami, nasolve na ba yung issue na yan? Kasi, Mami, ganito ano, ang ayokong gagawin natin ngayong gabi ay idudugtong mo yung dating issue niyo sa issue ngayon. Kasi kung yung mga issue natin na nasolve na, uungkatin natin para magkaroon ng justice yung issue ngayon, eh, hindi tayo matatapos. Kasi kung issue lang po ngayon ay hindi umuwi dahil mahirap ang transportation, doon lang tayo mag-usap. Hindi ko po alam eh, kasi minsan nag-overtime sasabihin, tapos hindi uuwi ng dalawang araw, yung mga ganun. May barracks po ba sila doon? Parang wala naman silang tulugan, pero sabi niya pinagbigyan lang doon siya ng may-ari na matulog doon. Eh, baka po, kasi kahit po kami yung guardia namin, hindi po namin pinapauwi, Mami. Yung dalawang guards po namin, Daddy Jimmy tsaka si Daddy Flor, nung lockdown, hindi po namin pinapauwi, dito lang po sila sa loob. Nung time nga po na yun, naging dilaw si Daddy Flor eh. Maitim po si Daddy Flor, naging dilaw eh, dahil di naarawan eh. Hmm. Sa tingin nyo, hindi ako... Ano po? Kalimutan ko na yung mga... parang mga simptomas na may babae or what. Hindi, Mami, ang pinupunto ko, yung ba nag-text sa'yo dati, na-solve yun na ba yan? Kasi kung na-solve yun na yan, Mami. Hindi, na-solve. Kasi ang sabi, tinanong ko nga siya, sabi niya lang, wala daw yun. Yung mga ganon. Ano bang text po sa inyo nung ano? First love daw? First love daw siya, tapos nasa pa rin daw siya. During the day na sinabi ng asawa ko na may overtime or something. Sabi ng babae, magkasama daw sila nung araw na yon. Puro mga text messages po. Hey, Mami, anong kinalaman niyan dun sa issue ngayon? Kinalaman niya, no? Yung issue na yan, yung... Kasi last year po nangyari yan, di ba? Opo. Ano pong kinalaman niya sa hindi niya pag-uwi ngayon? Kasi po ngayon, iba po yung issue ngayon, Mami. Yung hindi niya pag-uwi, ang pagkakaintindi ko kasi mahirap ang transportation. Are you insinuating po na
dinudugtong mo ba na kaya hindi siya umuwi, baka nakikita sila, ganun po ba? Oo, baka nakikita, mag-live-in na or what, hindi ko alam. Ah, okay. Meron na kasi akong mga doubts sa isip ko na pag uuwi siya ng bahay, parang tulala yung cellphone niya, hindi mo magilap. Yung kahit kunin ko ng parang... Pag nasa work po siya, natatawagan niya po? Natatawagan ko naman po. Pag-text naman siya, tatawag minsan, ganun. Ganun, mami, ganito ano, medyo open-minded ka po ba? Kaya mo bang intindihin yung magiging paliwanag ko? Ay, open-minded daw ako. Oh, sige po. Huwag ka mag-alala, hindi kita na-networking, ha? Tsaka na, pagkatapos ng pandemic, mag-networking tayo. Hindi, mami, ganito, ano? Opo. Mami, mahirap kasing idugtong po, ano, Mami Rosa, ano? Mahirap pong idugtong yung dating issue ninyo sa sitwasyon po ngayon. Iba po talaga ngayon, Mami, no? I mean, if your husband is telling you na I cannot come home kasi yung transportation, magbibisikleta ako from Pasig to Antipolo, may edad naman na siya, Mami, di ba? May edad na, no? Malabon siya po. Lalo, di ba? Imagine malabon to Antipolo, no? Parang lagpas lang ng monumento yun. Pero Mami, malayo po Antipolo sa Malabon, kahit magbike ka, ho? Kasi kung ako po yung security guard, bisikleta po yung meron ako, Mami, kaysa i-bike ko yan, Mami, di ba? At wala namang ibang masakyan, ang gagawin ko po ay... Itutulog ko na lang sa barakso. Ipapahinga ko na lang. Gusto niyo po ba siyang umuwi, ano? Araw-araw para lang ma-please kayo? Eh, kung gano'n naman kalayo. Kasi hindi ko alam ang sitwasyon ng transportation, no? Wala po, Mami. Lalo po ngayon, Mami. MECQ ulit. Pero there was a time na sabi niya may bus naman daw. Meron po, pero bilang din po yung sakay. Ay, hindi na ko po yung ano, Mami, yung katwiran nyo, no? Kasi kung if you're saying na baka nakikipag-live-in po siya, natatawagan nyo naman, so, napapraning ka lang. Ay, ganun ba yun? Yun ang pagkakaintindi ko, Mami. Napapraning ka, hindi ko sinasabing wala kang basihan. Kasi may nangyari dati. Ang problema po kasi, pag idudugtong mo yung dati, sa nangyayari ngayon? Ito po yung ano, di ba? Ang punto ko naman, ho, kasi apo. Peace of mind lang, tsaka... I wanna know the truth. Eh, Mami, paano kung alam mo naman yung totoo, ayaw mo lang paniwalaan? Alin yung totoo? Na nasa trabaho siya. Di ba't yun ang sabi niya sa'yo? So, paniwalaan ko siya. Ay, hindi ko po alam sa inyo, Mami, di ba? Sinasabi ko lang po sa inyo, huwag niyo pong idugtong yung dati na napag-awayan niyo na sa meron ngayon. Kasi pag dinugtong mo yan, Mami, magugulo talaga. Oo. Oh. Nakatawag ka na po ba dati sa akin? Hindi pa, ho. Hindi pa? Hindi pa, ho. First time niyo pong tumawag? Oo, ho. Bakit po? Wala lang po. May kabos. Huwag po yung tumawag sa akin last month. Sabi ng mga... Di ba ikaw rin po si Victoria na nakaraan? Hindi po ba? Ikaw yung Victoria tumawag? Okay, I'll admit po. Kasi, Di ba abogado pinag-usapan natin noong nakaraan? Gusto kong malaman kasi yung... Mami, di ba abogado pinag-usapan natin noong nakaraan? Opo. Abogado ka mo si Mister? Ay, hindi yun. Hindi siya. Bawal siya nga po. Yung ba yung kinento mo sa akin noong nakaraan? Hindi. Yun ho, yung... May nagtatext na nun. Ano po ba yung totoo? Naguguluhan po ako. Ikaw yung abogado, no? Hindi yung abogado. Nagpa-bar exam pa lang. Ah, okay. Ikaw nga, oh. Natonton ka ng mga netizens po natin. Ano po? Natonton ka ng mga netizens. Sabi, alam nila yung kwento mo. Bakit? Bakit nyo nalaman? Ano pong kinuwento mo sa akin yung trabaho ni Mr. last time? Yung nga ho, Gorgia. Tapos ikaw nagbabar exam? Opo. Kailan ko bar exam? Kasi hindi mo tayo nakapag-usap ng maayos, di ba, last time? Ah, naputol po ba last time, Mami? Oo, hindi mo tayo nakapag-usap ng maayos. Bakit po? Parang wala ko kayo naibigay na advice.
Sobra ka naman sa walang maibigay na. Napapagabag mo talaga ako. Ano ba mga sinabi ko na nakaraan, Mami? Sinabi niyo lang na yung nagtatext, anybody can send those messages. Okay. And you were not satisfied with the advice I gave you? Parang wala akong advice. Ah, wala po. Pasensya na po. Eh, sabi niyo, tumawag ka ulit. Pag may ano na ako. So, Mami, pasensya na po kayo, ha? Kung wala ko nabigay last time. Patawarin niyo na po ako. Okay lang po. Mami Rosa. Opo. Patawarin mo na ako. Ay, okay lang po. Lahat naman tayo nagkakamali. Ayan, salamat po. Napatawad. Hepe, napatawad na ako, Hepe. Alam mo, dahil sa munggo yan eh. So, ano po is, parang gusto kong puntahan, gano'n. Gusto niyo pong huliin? Oo, parang gano'n. Wala ko, Mami, ano? Is it advisable na gawin ko yun? Will that bring you peace of mind? Parang ang dami kasing mga nangyayari. Parang gano'n. I mean, will that bring you peace of mind? I think so. O, di puntahan niyo po. Kasi kung yan ay magdudulot sa inyo ng peace of mind, di ba? Eh, ba't ko nasabihin no? Puntahan niyo po. Puntahan ko? Oo. Kasi pa nag-uusap kami, parang hindi mo makausap ng matino. Laging, wala yun, mga ganun. Okay, Mami, Rosa or Victoria, I don't know ano talaga pangalan mo talaga. Ano. Hindi kasi, Mami, ganito. Hindi po kasi sapat yung sinasabi mo sa akin ngayong gabi na pagkausap mo, wala sa sarili, para sabihin ko sa'yo naglolo ko siya. I think it will be unfair sa part po nung mister nyo, di ba, kung sabihin ko sa'yo, niloloko ka niyan. Kasi tulala pagkausap mo. Hindi ko po gagawin yun, Mami. Oo, kasi I think it will be so unfair and unbecoming of the show if I tell you he is cheating on you because tulala pagkausap mo. Diba? So, ngayon po, if you're telling me na it will bring you peace of mind kapag pinuntahan mo siya, o edi puntahan niyo po. Puntahan niyo po para... Eh kung magdudulot sa inyo ng kapayapaan ng kalooban yan, Mami, para makita mo rin. Malay mo, mali ka pala. Malay mo, tama ka. Pero diba? Kung wala talaga sasakyan, matangin tayo to say po, I should wait for itong lockdown na matapos. No, nobody said that po. I said, Mami, mahirap talaga ang transportation ngayon. If your husband is telling you I cannot come home diligently, as I have been doing for many years now, I understand. Kasi mahirap po talaga. Kanina, I was watching the news. Oo, mayroon pong empleyado na manggagaling na Commonwealth. Di ba, ang trabaho niya, bandang Pasay yata. Naglakad siya sa madaling araw para mag-stay in ng 2 weeks. Dala niya lahat ng mga abubot niya sa ano, toothbrush, panligo, damit. Naglakad siya. Ganun po kahirap ngayon ang transportation. What I'm saying is, if you're requiring your husband to come home regularly, nagbibisikleta, mula Lagpas na Monumento hanggang Antipolo, Mami, I think it's a little bit inconsiderate given the situation na meron po tayo ngayon. Kasi kung pwede naman siya mag-stay in, bakit di niya gawin? Baka makahanap pa ng COVID sa labas yan. Okay, so i-postpone ko na lang yung... Alin po? Postpone ko na lang po yung problema ko. I-postpone yung problema? Oo, it's not fair na gawin ko yung mga bagay na yun. So I should understand him in the meantime, parang gano'n. Kayo po, naintindihan niyo po ba siya? Oo naman. Okay. Just na matagal na nga akong pinapagabag, pero I'm waiting to understand him naman. Mm. So, ganun na lang po. Ayun po. Ayun po ang sa akin, Mami. Ano? Well, I understand his reasons. Naintindihan ko rin naman yung pinanggagalingan niyo, Mami. Kasi syempre nga naman, di ba?
bilang asawa, bilang may bahay, bilang nanay, na? Okay. Kasi yung mga actions niya parang... Well, mami... Nararamdaman ko talaga na parang... Sa part po na yan, mami, I cannot... Malayo siya, yung ganun. Opo, sa part po na yan, mami, I cannot validate, di ba, that one for you. Kasi po, ikaw po ang nakakaalam ng attitude ng asawa mo dahil ikaw po yung asawa eh. How long have you been together po? 25 years po. 25 years na. Question po, ilang taon na may history niya, mami? 54. Naniniwala ka sa edad na kasi 54, nagmababae siya sa panahon ng COVID? Hindi ko po alam. Hindi, mami, you tell me. Kasi dyan ang gagaling yung ano, hinala mo eh, di ba? Naniniwala ka that at his age, during this pandemic, na mababae po siya. Do you think, mami, do you think that he is capable of doing it? Do you think so? Maybe. No, so it's not even a yes for you, it's a maybe. I'll tell you exactly what I know, mami, ano? I'll tell you exactly what I feel. Okay lang po ba? Opo. Naniniwala po kasi ako na talagang napraning ka doon sa nag-text sa'yo last year, period. That today, even if you know the truth, hindi yung kapakinggan kasi you want the truth that you want to hear. Gusto mo yung version mo na nasa utak mo ma-confirm kay totoo o hindi, para maging tama na lang yung iniisip mo. Yun ang pakiramdam ko po ngayon. Kaya I've been telling you since kanina pa, paulit-ulit tayo, mami, di ba, na huwag mong idugtong yung dati sa ngayon because it's a different situation right now, mag-iba po. Ah, okay. Kailan po ang bar exam mo? Pinaspon nga po eh. Oo. Mami. Pero tama po yan, ha? Yan yung mga galawan ng abogado, di ba? Mausisa, tama ba? Ewan ko po. Hindi, di ba? Anong klaseng lawyer po kayo po nakatapos mo? Ay, pakinanayipasan niyo po. Divorce lawyer ka ba? Annulment lawyer? Corporate lawyer? Tax lawyer? Ano po? Alam, eh. Court lawyer. Marami pong lawyer yan, di ba? Yung, kumbaga, ano yung saka magpo-focus, di po ba? Paala na po. Hindi ko po masabi. Sige po. After po na lockdown, kung may pasasakyan na, di puntahan niyo po. Para matahimik ka din, mami. Suspend ko na lang yun kasi. Hindi ko po alam kung tamang word yung suspend, ano? Pero maganda yun, ano? Sa first time kasi na nakatanggap ako ng mga ganong... messages po ba? Hindi naman ako masyadong maano sa mga, yung mga media, social media. Apo. Wala nga akong Facebook po eh. Wala po akong mga ganon. I-try niyo, mami, na ano, maggawa ng TikTok, mami. TikTok pa, masaya po doon sa TikTok. Ano ito to? Si Happy ka nag-take. May TikTok, may Happy ka. Diba? Wala kang TikTok. Diba, kakasasayo ka ng savage love. Did somebody break your heart? Hindi ako masyado sa mga ganyan. Social media. Talaga. So, nasyak po ako nung natanggap ko yung mga ganong messages. Napakaraming messages. Pero mami, sa kabuuan ng 25 years na pagkasama ninyo, first time mangyari yan. First time po. Opo. Yun nga po, mami, doon ako nalulungkot sa partner. I'll be straightforward with you, ha? Opo. Doon ako nalulungkot kasi sa 25 taon na naging mag-asawa kayo, mami. Parang kilala niya yung... Hindi po, hindi yun ang punto ko. Huwag niyo ako pangunahan, mami, ha? sa 25 taon na mag-asawa kayo, nakatanggap ka ng isang text from out of the blue, mami. Parang nalusaw na yung 24 plus years na naging mabuti siya sa'yo. Doon ako nalulungkot sa partner. Napakaraming messages po yun, hindi lang isa. Mami, hindi mo nagigas yung pinupunto ko. Ang pinupunto ko po, nalulungkot ako doon sa part na 24 plus years na wala siyang record sa'yo, vibe ng kahit ano. Uh-huh. Diba? Oo. Tapos nung may nag-text na ganyan, parang nakalimutan mo na nasa loob ng 24 na taon mahigit, naging mabuti siyang asawa. Wala ka na ibang ginawa, nagduda. Oo. Uh-huh. O, oh, diba? Doon ako nalulungkot sa part na yun, mami. Saka po nag-aaral ng mami, ng law? Sa FEU po. Anong campus ng FEU po? Yan sa Manila pa po yun. Ah, talaga po. Pwede nakatambay po kayo ng rekto nun? Ay, oo naman po. Diba? Palagi po kasi isitan, no?
Saan po? Isitan. Isitan? Oo. Hindi naman po. Hindi mo sabihin sa akin, mami, hindi ka tumambay ng Isitan, ha? Ay, oo pala. Oo, tsaka Ever. Tumbo ka ng Ever yun, eh. Pag walang klase. Saan po kayo tumatambay? Sa likod? Kahit saan po, harap likod. May tinatawag dyan, Hepe, sa likod ng ano, na Hepa Lane. Hindi ko alam bakit Hepa Lane ang... yung mga kainan, Hepa Lane ang tawag nila, oh. Napakaraming kainan. Oo, mami, no. Sige. Mami, good luck sa pag-aabugas siya, ha? Ay, salamat po. Oh, sana makapasa ka ng, ano, ng bar exam. Salamat po, Papa Jackson. Apo, apo. Sige, mami, kain ka na. Hindi lang... Ay, wag, kahit pag dilangel po, mag-review po kayo. Wala, kahit ipag-pray po kita na magnubina ako, magluluhod ako sa simbahan, pag hindi ka nag-pray, wala pong point yun, mag-review ka ho. Wala po yan, ha. Batiin natin yung mga mag-exam at nagsabi na lang na may awa si Lord tapos hindi nakapasa, iiyak. Mag-review ka. Hindi naman si Lord na mag-exam, ikaw naman eh. Di ba, amin, ha? Sige, mami. Opo. Oo, ha. Kain ka na mong gulit, ha. Opo. Salamat po, Papa Jackson, sa oras nyo. Salamat din po. Pagtawag mo, Mami, pagtindihan nyo po ang mga... Opo, pagtawag nyo po ulit, Mami, oo, yung pangalan mo na ang gamitin mo, totoo, ha? Pag tinatanong ka po namin kung first time tumawag, ganyan, sabihin nyo lang po yung totoo, wala na masama, eh. Kasi, Mami, kaysa sa ere pa tayo magkahulian, no? Opo, kasi... Baka sabihin nyo, ay, tumawag ka na dahil. Wala nang problema doon, Mami. Kere lang naman yun. Opo, kere lang yun, Mami. Salamat po. Papa Jackson. Mayroon na ba akong gustong tanungin po? May na-advise ba ako sa'yo? Baka wala na naman, ha? Ay, maganda na po yung advice nyo. Noong una, pangit ho, na? Noong una, parang hindi na ako tayo nagkaintindihan. Oo, parang pangit noong una, Mami. Pangit noong una, wala akong kwenta noong... Naku, tinatawag nyo ako noon na tumawag ka bukas. Tinanong nyo pa nga kung nakainom ako, eh. Oo, Mami. Naku, nung ano po yan, nung June 17, pangit po talagang gabi ko noon, Mami. Ay, hindi lang po yan. Nakapatawarin nyo po talaga ako, Mami, ha. Alam mo, si Happy yata naka-duty noon, eh. Pangit din gabi ni Happy noon. Ay, okay lang po. Lahat naman tayo nakakamali. Oh, diba? At least na. Salamat, ma. Mami, ha? Thank you po. Salamat po. Mag-ingat po kayo dyan, ha? Kayo rin po. Thank you po. Ayan, ha? Oh. Sabi ko sa'yo, Hepe. Minsan, pangit yung gabi dito. Huwag na nga kayo makinig pag ganito yung gabi natin, ha? Oo. Pag mga, ano, ha? Pag mga June 17, huwag na kayo makinig, ha? Ha? Tigilan nyo na yan, ha? 8721-2429 8721-2429 mga pangga, ha? Tawagan nyo na ako, dali. Pero in the meantime, let's enjoy the music of Magnus Haven with their song Imahe. Pangga, we are number 106.7 NRG FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo!